At kaugnay pa rin po ng balita tungkol sa pagbabawal sa pagbebenta ng pink salmon at pampano, ay makakapanayam po natin si Mr. Rex Estoperez, ang Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture. Sir, good morning po sa inyo. Si Audrey Guriseta po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Audrey, kasama Audrey, po si Dayan Guerrero. Long time no here. Balik ulit tayo, Audrey. Good morning po sa atin, sa inyo at sa ating mga kababayan po, lalong-lalo na dun sa ating mga consumers sa ngayong araw na ito. Yes, Sir Rex, kailan nga po ito sisimulan, yung pagkumpiska sa mga pink salmon, itong pampano, itong tinatawag na kalawang pusit sa mga palengke? Ngayong linggo po ay itong huli po natin, ibibenta yan. Iaalaw yung ating pagbibenta ng mga isda na hindi kasama doon sa atin pong inalaw na import para sa institutions. Po yan. Yan po ay kautusan doon sa bali sa administrative order na inisyo po natin. So, ng kahapon, pumunta ako sa mga palengke at tinanong ko yung ating mga vendors. No? Sabi nila, kami susunod naman, mahirap naman magkaroon ng penalty at mahirap na mag-confiscate, sayang din naman yung ating punan. Pero may mga retailers tayo nakausap, sabi niya, parang hindi naman makatarungan dahil nga, yan ang gusto rin namin at pag gusto namin kumain pala ng pampano at saka pampano at saka yung salmon, pupunta pa kami sa mga hotel. So yan po ay tinitingnan natin at meron tayong mga senador din at mga kongresista na yan po ay kanilang kine-question din na ang kautusan na yan ay kung pwede pong mapag-aralan muli. Okay, Sir Rex, karaniwan po nating nakikita sa palengke talaga itong pink salmon at saka maging yung pampano, no? Bakit po naglabas ng kautusan na ito po ay ipinagbawal muna sa ngayon? Alam mo, Audrey, nung tinag-usap kami niya ng kanyang information officer, spokesperson ng BIFAR, no? Yan din unang kong tanong sa kanya, bakit ngayon niya lang ginawa yan samantalang 1999 pa pala yung kautusan na yan? So ang sabi naman nila, hindi natin napansin niya noon kasi maliit lang na, kumbaga less than, kung maliit lang na portion, ang pumapasok sa ating mga wet markets. Pero maraming nagre-reklamo kasi na malaking kawalan sa industriya ng ating isda, bangus, lalo ng bangus at saka yung tilapia. Kaya nung nagkaroon sila ng crackdown, pumunta sila sa mga palengke at nakita nga nila na maraming ang mga ritaso, ito yung tawag nating ritaso, yung ulo ng salmon at saka salmon belly sa ating mga palengke. Yun ang sinasabi nila na kailangan natin ngayon ipatigil ito. So sabi namin, dapat pinag-aralan muna. Pero sa ngayon po, napa-implement natin, pero merong mga umalma po, siguro pag-usapan ng umulit namin sa Department of Agriculture para nagsagan ko anong gagawin po natin. Bagamat sir, nabanggit nyo na nga po, pero yung una nyo pong reaksyon nung naghain nga po si Congressman ng Barsaga para imbestigahan yung crackdown sa mga panghuhuli o pagbabawal sa pagbebenta ng mga isdang ito. Yung hinahin po ni Congressman, yun po, welcome naman. In fact, pati nga yung ombudsman nagtanong po, na-explain kung bakit ngayon lang yan at matagal na pala yun na nakautusan. Nung nag-usap kami ng taga-BIFAR niyan, ang sinabi naman nila, nung una hindi pa masyado, nung pandemic po, lalong dumami, lalong lumaki yung portion na yan na binibenta sa ating pamilyan. So ina-alarma rin sila at yan po ang ginawa nila na crackdown. Magandang umaga po sa inyo, Sir Rex Estoperez, si Dayan Kirer po ito. Regarding that, sir, ano rin po ang tugon po ng BIFAR? Doon nga po sa utos ng ombudsman na imbestigahan na late na po ang pagpatupad ng AO na ito, sir. Ang sinabi naman nila ay open naman po yung sa investigation at open sa explanation sila doon sa ombudsman para maging transparent po naman. Pero doon sa marami pong mga clamors na yun, mukhang gawin natin po ngayon. Mag-usap ulit uli. At tingnan yung kautusan na yun, kung nararapat mo, lalong-lalo na ngayon. No? Kaya, Nathan Audrey, yung magpapat ko na, nagkakaroon tayo ng problema tungkol sa mga bagay niya. Ano bang epekto, sir, kapag nagpatuloy po ang paglagana po ng mga isdang ganito sa merkado? Maapektuhan po. Yun kaya nga naging na-alarma na yung ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Dahil nga malaki na po yung epekto nito sa ating industriya, lalong-lalo na dun sa ating bangus at tilapia. Yun lang naman po ang atin pong binabantayan. While yung iba naman, yung nagkaroon tayo kasi close season ngayon, nag-import tayo ng ibang mga klaseng isda. Pero itong atin pong nakita sa ating mga pamilihan, yung ulo ng
salmon at saka salmon pellet at saka pompano ay mukhang malaking portion ang kinakain ito sa ating po mga pamilihan. Yun na lang, kung may glamour po yung ating mga consumers, ititingnan natin po ulit. Okay, paglilinaw lang din po, Sir Rex Estoperez. So ito pong AO na ito, ang covered lang po nito ay yung mga nasa merkado. At paano po yung mga institutional buyers, sir? Ang actually, yung importation na yon, yung atin po ang kautusan na yan, yan po ay allowed lang sa institutional buyers. Ay kaso lang, ang nangyari ay nag-spill over doon sa ating mga wet markets. Yun po ang hindi po ipinapayagan ng ating administrative order at yung kautusan na base doon lang sa 1999 pa po na tayo implement. Sir, punta naman po tayo sa ibang usapin, kagaya po nitong sibuyas. Kailan po mararamdaman po yung pagbaba ng presyo po ng sibuyas, sir? Ang ginagawa po natin ngayon, tinitingnan natin ngayon yung mga cold storages. Kahapon po ay busy kami doon sa paghahanap ulit ng yung mga red onions. Dahil ang sabi na these are locally produced na mga onions. At sinasabi natin na kung as much as possible ayaw natin ng imported. So matagal na tayong hindi nag-issue po ng mga permits to import onions. Dahil may local onions tayo. Yun nga lang, mukhang hindi makatarungan ang presyo sa pamilihan ngayon. Nung pumunta ako sa tatlong markets kahapon, ang pinakamababa is 260 pesos per kilo. So kung ikaw mamimili, hanggang 1/4 mas mababa yung bibilin na sibuyas sa ganung klaseng presyo. So ang report sa amin ng Bureau of Plant Industry, may 13,000 metric tons pa na meron tayo na inventaryo. Pero sabi nga namin, kaya pa ba yan hanggang sa holidays? Ngayon, kung hindi pa ilalabas ng ating mga traders, yung kanilang mga produkto, itong sibuyas, mapipilitan po tayo na mag-import. Which is, worst comes to worst po yun. Ang tinitingnan po natin ngayon, dahil nakausap namin yung ating mga stakeholders, doon sa Regions 1, Regions 2, Regions 3 at saka may Maropa. Noong August na mga harvest, mukhang nakupo yun eh. Mas mababa ang presyo nila at 15 pesos per kilo. So sobrang baba. Ngayon tumataas doon sa mga areas na yon yung presyo ng sibuyas at 220. Pero yung mga nakakuha ng mga 15 pesos per kilo na yun, sa mga cold storages pa yun at unti-unti nilang nilalabas. So ibig sabihin, may nagsasamantala. Pero ang baba ng presyo na bili nila, at saka binibenta nila yung mas mataas. Nung nakahusap po kahapon ng ating mga retailers, ang source nila ay sa Balintawak at saka sa Divisoria. Ang bentahan na daw sa kanila, ang puhunan nila is 5,000 per bag, which is umaabot ng mga 227 per kilo ang bili ng puhunan nila. Papatungan nila ng ibang mga expenses nila. Umaabot nga sa 260 o umaabot sa 280. Mukhang hindi na yung tama ang presyo na yon, even though na may SRP tayo na 170 at yan ay available pa rin sa ating mga katiwala. So ang gagawin po natin, ngayong linggo na to mag-usap po tayo. Tingnan natin, kung worst comes to worst at hindi maglalabas ng sibuyas at ang local production na to, kasi walang production ngayon, kung meron na pa konti-konti, February pang peak season, ay mapipilitan po tayo mag-import. Okay, well, maraming salamat po sa inyong panahon po sa amin ngayong umaga sa Rise and Shine Pilipinas. Inong Rex Estoperez, ang Deputy Spokesperson po ng Department of Agriculture. Salamat po, sir. Yun po at agad, Spokesperson.